curious, all in all, sa tansya mo, magkano inabot tong si Reader? Pranyo ko kasi nakuha yung motor, so 120k. Okay, 120k. Natin yung sa piyesa. Overall, yung estimate ko lang. So, what is up mga Repa? Boss Alvin here and I'm back again for another video. And for today's video mga Repa, nandito tayo sa ginaganap na show dito sa resort ni Boss Ricky, dito sa Ricky and Dwayne's Garden Resort. Maraming nagtatanong, Boss Alvin, quit vlog ka na ba sa Thai Concept? Ba't matalang ka nag-upload? Hindi ka namin nakikita nag-upload, puro pitik ka. Nagpahinga lang ako. Medyo, syempre, pamilyado tayong tao. Priority natin ang kumita. Sa vlog kasi, sa content, medyo mag-aantay ka pa ng ilang buwan bago ka sumahod. Unlike sa photography, pag-uwi mo pagkatapos ng event, okay na, may pera na. And then, shoutout! Kaskas all the way. Shoutout sa iyo, tol. Ayan. Dito, natutuwa ako kasi unexpected namin na maraming darating kasi kanina hindi maganda yung panahon. Pero awa ng Diyos, marami ng entry. Pero, may naispatan ako dito ng isang sikat na vlogger. Eto, papakilala ko sa inyo. Boss Reed in the house. Boss Reed, naalala ko huli tayo nagkita sa NGO. Sabi mo sa akin, okay ka na doon sa build mo, okay na yun, hindi ka na DDN. Bakit ngayon ang laki ng improvement at pagbabago ng unit mo? Anong dahilan mo para sumagad? Kaya nga tayo sumali sa EGO para matuto tayo. Yun! Pinaka the best doon. Sino ba ang nag-judge sa atin? Si Papa Lepo. Alam nyo naman yun. Matagal na sa larangan ng Thai Concept at pag-judge ng mga motor sa motor show. So after NGO, marami ka nakuha ng idea. Super. Marami kang... Kaya nga tayo sumali doon para for experience. Tsaka, siyempre, yung mga judge doon, hindi lang para i-judge yung motor mo, tuturuan ka rin nila. Yeah. Ang dami nilang binigay na advice sa akin. So, yung mga advice nila, in-apply ko ngayon sa mga sinasaliyan kong motor show. Yun. So, siyempre, kung aware ka naman sa channel ko, mahilig ako mag-price reveal eh. Para siyempre, bibigyan natin ng idea yung mga nanonood, magkano yung pyesa ng motor. Kasi maraming hindi naniniwala sa Thai Concept, maraming nang babash na yung isang pyesa pwede nating swap sa isang unit, isang piraso lang. Swap natin sa kotse. Ayaw nilang maniwala. Ngayon na nandito ka na sa Thai, naniniwala ka ba? Naniniwala ako, siyempre. Ayan. Hindi kasi ganito yan. Okay. Raider yung unit. Okay. So, hindi natin pwedeng sabihin yung price as Raider kasi Raider pa rin yan kahit anong piyesang nilagay mo. Okay. Ang pinaka the best na pagpa-price reveal sa piyesa is piyesa by piyesa. Yun. Hindi yung kabuang value ng motor. Okay. Kumbaga, yung piyesa, ilabas muna natin yung value ng unit. Oo. Total mo yung piyesa, ibalik plus mo yung value ng unit. Yun yung total niya. Lang. Okay, doon tayo sa piyesa lang. Saan tayo pwede mag-start? Siyempre sa chassis muna. Okay, chassis. Usapang chassis. Anong chassis gamit natin? So, nabili natin yung chassis natin sa Row 1, 33,000. Okay, 33,000 alloy chassis. Ayan, by Row 1. Ayan, naka-alloy chassis yung Raider FI niya. Size nito, automatic standard. Standard yan, Okay. Ako kasi pag nag-i-interview, nagpa-price reveal, ang favorite part ko talaga lagi, braking system. Ako kasi yun ang pinakamahal sa lahat Meron pa namang mas mamahal pero ito yung paborito ko kasi. So dito kasi nung huli tayo nagkita, ano nakakabit dito? White logo. Brembo. So ngayon, nag Valentino Rossi ka na gold pin. Gold pin. Magkano ka inabot dito? Actually, isang set kasi yan kay Elsam, hindi ko rin alam kung magkano kada isa. Okay. Basta itong Rossi. Itong Earl's Horse and Earl's Horse, HYB fittings. Tupat Tortoise. Moto 3 disc, then itong HPK clutch. HPK GP clutch. So binayaran ko sa kanya as brand new price is 350k. 350k? Oo. 350k, isang bagsakan? Isang bagsakan yun. So naul. Ito ha, kasi ito, siguro naman yung iba nanonood sa akin nakakaintindi. Ito nagre-range sa brand new ng 120 to 130. Oo, mga ganun. Ito naman, GP clutch, nagre-range to ng mga 30 to 35. Depende sa seller. Depende then sa seller. Then sa HYB, nagre-range siya ng mga, lagyan na natin siya ng 8 to 10. Oo, tama. Tapos, sa Moto 3 disc na flower type, nagre-range siya ng, lagyan natin ng 30 to 35 to 40. 50 siya. Oo, kasi okay, brand new. Tapos sa Tortoise, sa brand new, naglalaro to ng 100 to 130 or 120. 115 niya. 115. Sobrang mura. Sobrang mura para sa 115. So,
Sa ibang parts, kagaya nito, ang handlebar na gamit mo, TRC, naka-straight ka. Okay, siyempre. Loyal ah. Siyempre. Yan. Para ano, lagay natin yung sticker niya. Yan, Rowan. Yan, o. Bebe Love. Naka-straight TRC si Boss Reed. Ito, huwag na natin pag-usapan yan kasi kumbaga aware sila sa price ng mga alloy parts na mga ganyan eh. Dito tayo sa likod. Anong rim ang gamit natin ngayon? Murad Spain Arobera. Nung una tayo nagkita, anong rim mo sa NGO? Strong. Strong ngayon. Ayan na. Uh-oh. Magkano? Para siyempre aware din sila. Second hand niya, 40K. 40K. Good. Tama naman sa second hand na Murad Arobera is 40K. Uh-oh. May bala ka pang isa ganito? Actually kasi yung era correction yun. Eh. Modern yung bike, modern dapat yung rim. Yan. Yan yung isa sa ano eh. Isa sa nagiging problema natin sa mga lumalapag. Kompleto sila sa pyesa. Oh, yung unit nila okay. 6-6 sa pyesa. Bakit sila tinatalo pag minsan? Isa yan sa nawawala kasi sa mga nagbibuild ngayon ng mga bagong pumapasok. Yung which is yung era correct na sinasabi mo. Kailangan kung early 2000 yung unit mo, sasalpakan mo ng pyesa, nakaedad niya. Para pumasok tayo dun sa era correct. Tama, tama. Parang natutunan kailan lang, parang wala ka pang gaanong alam sa kultura ngayon. Ang dami mo nang alam. Kailangan mong malaman kasi gagastos ka. Yan. Ano pa ibang piyesa natin dito? Okay, kagaya ng KOU na 5 na full titanium. Magkano kayo nabot dito? 43, brand new. Yes. Oh, yeah. 43, brand new. May idea na kayo. Si Boss Reed, hindi magsisinungaling sa atin yan. Siyempre. Then sa dual throttle body? 23. Okay. ECU. Magkano ECU mo? 11. Anong brand? Datatech. Yon, Datatech. Baka naman. Suspension, syempre. Orleans. Orleans. Magkano? 30. Balak mo pang itaas yan. Isagad mo pa. Nitron tayo. Next. Nitron? Over racing. Ayan. Hinihintay mo pa. Syempre. Syempre kompleto. Kasi alam ko naman, kung sa capability lang na sumagad, kaya mo. Uh-oh. Kaya lang syempre, hindi mo rin naman binibigla kasi meron tayong mga priority sa buhay, di ba? Meron tayong mga inuuna. Pero, sa makina, nakamakina ka na. Oo. Anong laman ng makina natin? 66mm Rowan CNC block. Yun. Pakita natin yung CNC block, syempre. Ayan, oh. Ayan. 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 Ayan, oh. Rowan, cylinder head cover, Rowan CNC block. Halos lahat, straight ano siya, straight product ni Rowan. Oo. Curious. All in all, sa tansya mo, magkano inabot tong si Reader? Brand new ko kasi nakuha yung motor, so 120k. Okay, 120k. Natin yung sa pyesa. Overall, yung estimate ko lang, nasa 700. 700 na. So, naniniwala ka na ngayon na may motor na umaabot ng kalahating milyon? Oo, actually, para maging milyon yan, isang pyesa na lang. yung pinupost mo na Marquez, Magnesium Orleans, Nickel, kaya mo naman yun eh. Million na yun. 1 million na. So, pag pinatong mo dito yun, 1.7. Mga 1.7 na yun. Diba? Pwede, parang lugi ka pa pag sinwap sa Civic, no? Lugi, di ba? Kaso baka mabastay. Okay lang yan. Kasi hindi naman yung nasa kultura ng kotse at yung nandito sa atin, hindi naman nila gaanong naiintindihan yung sa atin at tayo, hindi rin natin naiintindihan yung kanila. Kumbaga ito, teritoryo natin to eh. Teritoryo nila yon. So kung ano yung nandito, ano yung nandun, tayo-tayo lang din nakakaalam. Kanya-kanya tayo kung saan tayo magiging masaya eh. Grabe. Solid. Boss Reed. Nung una ko nakita yung unit na yan, hindi yung ganyang kaganda. Ayan. Pero matanong ko lang, kasi nasa Rowan na yung mga pyesa mo eh. Anong grupo mo ngayon? Wala, ako lang mag-isa. Independent, di ba? Independent lang, oh. Wala kang planong sumali ng mga grupo like THDM, Tyson, kung ano namang grupo sa Thai? Open naman ako sa lahat ng grupo, pero ayoko lang maging focus sa isang group. Gusto ko lahat ka-grupo ko, kumbaga happy lang. Welcome ka kahit saan. Oo. Ayan. Kasi pagka sinali natin ito, baka mag-sales yung iba. So at least ngayon, malaya ako. Okay. Parang ano yan eh, parang contract signing yan eh. Pag kumontrata ka doon, pumirma ka, nakatali ka na, di ba? So, dun sa mga gustong pumasok, kasi ako matagal na ako nag-aantay ng vlogger na papasok dito para maintindihan kung ano man yung, ito kasi dito na ako umiikot, ito na yung kinahiligan ko, isa na rin tong kultura na tumutulong sa akin, financial. Ano yung pwede mong i-advise sa mga katulad mo, o katulad mo mga vlogger na alam naman nating malalaki na yung network, na gustong pumasok dito, ano yung dapat nilang ihanda? Siyempre, unang-una, kailangan may knowledge ka muna bago mo pasukin to. Kasi pera yung pinag-uusapan dito.
Then kapag ka alam mo na, nakapag-decide ka kung anong kategory ang gusto mong pasukin, doon ka na maghanap ng mga kaibigan na makukuhanan ng pyesa para sa ganun, makakuha ka ng magandang presyo. Yun. Tapos sa pagsali naman, always respect sa mga nauna. Tama. At iwasan maging mayabang kahit sabihin mong madiin na yung motor mo, siguradong-sigurado may famous. Kasi sabi ko nga sa kanila, kahit sa ang show, tandaan mo laging may mas malakas sa'yo. Hindi pa laging ikaw. So, i-enjoy mo lang. Kumaga, matuto ka sa mga pagkakamali mo, matuto ka sa mga judge na sinasabing about sa motor mo. At pagka nandito ka na tulad ko, panahon na ikaw naman ang magbigay ng advice sa mga gusto rin gumaya sa'yo. Yun. So, syempre, gusto ko magpasalamat, Boss Reed. Sobrang solid thank you. Ngayon lang ako nakipag-collab sa sikat na vlogger sa content ko. Boss Reed pa, solid. Thank you. Ilan ang subscriber natin YouTube? 1.7 million. Sa hindi nakakaalam, kauna-unahang Filipino motovlogger na nakakuha ng 1M sa YouTube. Oo, tama. Yan, di ba? So, shoutout sa Facebook followers. 1.4 million. 1.4 million? Lakas mo naman. So, ano, all? So, baka may gusto kang pasalamatan or i-shoutout sa mga builder mo, sa kinuha naman ng pyesa, pasalamat sa kanila. Siyempre, magpapasalamat tayo sa builder natin at tuner, si Bebe Lab, Handlate Bolts, mga pinagbilan. JC Garage. Pinagbilan ko ng pyesa, si Yelsam, RBC Garage, si Clarence Tie Parts, si Weds. At yung mga hindi ko pa nabanggit, marami salamat. Alam nyo na kung sino kayo. At lalo-lalo na si T-Pants nga pala. Siya yung nagbigay ng decals natin. Although, hindi na siya nakalagay ngayon. Pero, salamat bro. Ayan. T-Pants. Grabe. Siyempre, shoutout namin, Boss Roland, Memory.ph, eto na, Boss Reed. At yung mga gusto magparipin nga pala, kay 5J Customs, yan. Yun. So, sobrang salamat, Boss Reed. Thank you. Lagi mong tatandaan, Repa, na sa mundo ng motor show, dapat motor lang ang magkakalaban. At yung mga owner at builder, dapat umuwi yan ng magkakaibigan. At dito sa kulturang to, lagi mong tatandaan, bawal ang iyakin. Boss Alvin, Boss Reed, peace out. Thanks.